Pa-pa-da-pa-pa-pa-gee-be. 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 Pa-pa-da-pa-pa. Ayoko muna ng pa-pa-da-pa-pa-pa-pag-ibig. 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 Pa-pa-da-pa-pa. Isang araw pang nakatingin sa nakangiting larawan mo, inukit ang mga ngiti mo sa puso't isipan ko. Mga tao mo na kaysaya parang anghel awitin ng pagmamahal. At kasama po natin ngayon mga kaibigan, ating guest host. Pakilala ka naman. Ayan, hello. Good afternoon sa inyo lahat dyan mga televiewers. Ako po si Irish Pangilinan ang makakasama nyo today. So, isang hapon na, napuno ng pag-ibig ang ating pag-uusapan. Kaya po sa mga nanonood dyan, maaari kayong magpadala ng inyong opinions, maaari kayong manghingi ng love advice. Mag-text lamang para sa mga Globe subscribers. 0917-550-2224. Para naman po sa mga smart subscribers, 0998-973-3177. At sa mga Sun subscribers, 0925-354-4125.
Yes, mga kaibigan, yan po ang ating tatlong numero at kako pa rin po ang iyong Ate Amber Salazar. At ngayong araw po, mga kaibigan, pag-usapan naman natin ang tungkol sa pag-ibig na binigyan ng pangalawang pagkakataon. Second chances, mga kaibigan! Yan po ang ating mga... Yan ba siya? Oo, di ba? Yung ako na lang uli. Oh, ganun! Ganun ang baksakan natin, mga kaibigan, ngayon. Siyempre, mga kaibigan, marami dito ang mga nagmamahal na siyempre ay... Pag nawala na daw, sabi nila, doon mo mararamdaman yung worth ng isang tao. Gusto mong balikan. Yung iba nabibigyan ng chance, yung iba naman hindi. Ikaw ba nangyari na sa'yo yan, Ate Irish? Hindi pa. So, pag wala na? Pwede wala na. Pero kung mahal mo pa, ete go. Diba? May criteria for judging, Eka. Kung babalikan pa, kung pwede pa o hindi na pwede. At syempre po, mga kaibigan, kasama po natin, hindi lang po sila guest artists ngayong araw po na ito, kundi sila rin po ang ating makakatalakayan ngayong araw. At syempre, pakilala natin, magsimula tayo sa pinakadulo. Sir, pakilala ka naman, ayan ang iyong mic sa ating mga televiewers ngayong araw. Syempre, bumati ka na rin. Hello. Pinabati ko nga. Oh, yan. Game! Hi! Pakilala ka, sir. Ako nga pala si Fireman. May babatiin ka ba? Yung lola ko. Hello. Hi lang. mahihain si Kuya Fireman. It is not your first time dito, ano, dati naging guest ka na rin namin. At syempre, guest artist for today. At pakilala natin ngayon, syempre, ang ating guitarist. At ang ating vocalist kanina, Kuya Jay, pakilala ka naman. Yes, I'm Jay Asildo. Magandang hapon sa lahat nanonood ng TV48. It's good to be back here in Lab Bites. Maraming salamat sa inyo lahat. Yan, magandang hapon po sa inyo lahat. May binabati ka ba ngayong hapon na ito? Siyempre, lahat ng mga nanonood sa Nueva Ecija, sa mga nanonood dito sa TV48, sa kapwa namin mga artists sa Nueva Ecija, and especially kay Kuya Esther. And then, siyempre, sa mga kaibigan namin dyan sa 90s. And then, yung Sir Bertus. And then, siyempre, katabi ko na siya. Hindi ko na siya babatiin. Katabi ko na siya yan. Dati yun. Ko siya binabati. Yun. Ayan. At siyempre po, makakasama natin bilang guest ngayon, si Miss Carla. Hello, I'm Kat. Kathleen Bote. Ayun. Meron ko ba gustong batiin? Ayun, binabati ko yung mga pamilya ko dyan. Hi. Ayun. At nagkasama ka, Ate? From General Tino, pero dito na kami sa Cabanatuan. General Tino, Papaya? Oo, layo. Pero nag-reside na kayo dito sa Cabanatuan City. Yes, okay. So, this is not your first time na makasama na, dahil nakasama natin siya dati, pero sa likod lang ng camera ngayon, sa harap na natin ng camera makakwentuhan si Ate Kat, si Kuya Jayden, at syempre si Kuya Fireman para sa araw na ito. At ngayon, aalamin natin ang kanilang storya. Oo, mga kaibigan. Siyempre, sa mga kakilala namin dyan at siyempre sa mga nanonood dyan na may pagka-bitter o kaya naman ay kabe-break lang, kahihiwalay lang. Heartbroken? Oo. At mga kaibigan natin dyan na gustong magmahal uli at gustong bumalik sa dating minamahal. Yan po ang ating topic for today. At siyempre, ikaw Kuya Fireman, pag ganun nyan eh. Oh, last natin yung girl. Naniniwala ka ba sa second chance? Depende. Kung pwede pa? Oo. Dahil? Mahal nila yung set sa... Go. Oo. Nabigyan ka na ba ng chance ng second chance? Ganon. Hindi ka nag-girlfriend. Hindi ka nag-girlfriend? Hindi. Focus ka talaga sa ano? Talent muna. Oo. Grabe, ito tayo kay Kuya Jay. Kuya Jay, ano ang masasabi mo sa second chances? Sa second chance, syempre, pabor na pabor ako dyan. Naranasan ko yun. Okay na okay ako dyan. Oh, dahil nangyari sa inyo yung dalawa. Yes. First, no, ito, simulan natin. Nung first time yung magkakilala, o kaya first time mong naramdaman na gusto mo siya, gusto mo si Ate Kat. What do you mean? Anong, gusto ko siya? First time yung magkakilala, nung nagustuhan, ano yung impression mo? Saan mo siya nakilala? First time kami nagkakilala. Oh. Siyempre, crush. Tapos yung kinikilig. Yun. Matagal na rin? Since high school. High school? 2007. No. 2004? 2004. 2004, magkakilala na kami? Yes. Since high school. Yes, schoolmate kami sa General Tino National High School. Sa Papayas. Ano naman yung nagustuhan mo kaya? Medyo weird ako eh. Gusto ko yung sa Plada. Tapos yung tahimik.
even though na mas maingay ako, tapos makulit, parang kabaliktaran ko yung inahanap ko. Yung kayinyang. Ate Kat, ikaw naman, no, first time naman na ano, nasupladuhan mo siya? Supladahan mo siya? Hindi, kasi bully siya eh. Nang aasar siya noong una. Gawain niya ng mga lalaki. Pag ang lalaki, palagi kayo naasar, binibisit. Totoo ba yun? Na? Ano, way niya yun para magpapansin sa mga babae minsan? Yung pang-aasar sa akin kasi, based on my own experience, hindi ko siya way. Talagang naisip ko lang na yun yung chances na mapansin niya ako. Tapos yun yung chances na pwede kami magkausap na sa asaran. Kasi hindi, wala kaming topic na dapat pag-usapan. Eh, magkalayo kami ng desk, magkalayo kami ng upuan lagi. Eh, yung mga kaibigan namin, magkakaiba. All girls sila, all boys kami. Kaya that's why, yun. Nag-initiate na lang ng asaran muna. Even though siya rin naman, nag-asar siya nang... Ayun, so medyo ako masasabi mo na talagang medyo palagay na rin love mo Ate Kat sa kanya. Oo. Kasi magkabarkada din kami. Yun. Isa yung barkada namin. Ano nag-start kayo as friends? Classmates. Classmates. So, classmates. Tapos, eventually, naging friends o pinursu mo na agad na gusto mo siya? Eventually, naging friends mo na. So, hindi mo sinabi na gusto kita agad. Kinaibigan mo muna. Hindi. Marami pang palusot. Marami pang naging bridge. Marami pang kaibigan ang nakaalam before siya. Ikaw naman, hindi mo nararamdaman, no? Hindi, kasi pamisit talaga siya. Ayun. Parang ano na lang niya, parang nasanay ka na gano'n. Oo, sanay na. Oh, ano naman ang nagustuhan mo sa kanya? O nagustuhan mo ba siya nung una o friends lang talaga? Friends lang talaga nung una. Kasi high school pa lang kami noon. Bawal pa. Bawal pa. So, kailan mo naramdaman na, uy, parang ano, parang may something? Nagsabi siya nung fourth year high school na kami. Pag-graduating na. Ayun. Tapos, na kung pwede siyang maligaw. Oo. Ano naman ang sagot ko? Oo, pumayag naman ako. Pumayag ka naman. Ay, di kaswerte mo naman. Meron ka bang mga kasabayan no, na nanliligaw? Actually, marami ako nakasabay. Lahat sila busted. Ako lang yung nag-wagin. Yung mismo mga kaibigan ko, kaka-break lang. Tapos yung iba naman, merong ka-MU. And then, hindi nagtutuloy yung relationship. And then, meron naman, binasted talaga. Valentine's sa Valentine's nun. Valentine's kasi yun. Valentine's nung binasted. So, yes. Ano nun? Mismong Valentine's na busted. Ouch. So, early on, alam nyo na agad yung tungkol sa mga relationship, nakikita nyo na sa mga kaibigan nyo. Pero, ito ba yung first time mo manligaw o hindi? Sabihin ko talaga ito to. Actually, hindi ako nanligaw. Hindi ako marunong manligaw. Ano lang, trinit ko lang siya the way na gusto kong matreat siya in a way na alam ko na gusto niya. Yun, parang, ewan ko, yun na siguro yung type ng panliligaw ko. But hindi ako typically nagbigay ng chocolate kasi wala akong pambili ng chocolate at that time. And then, at that time, simpleng, ano lang, estudyante lang din ako. Sakto yung baon, nangunguha ng siomay sa ibang tao, alam mo yun. Yung shop, ano, siomay lifter ako sa iba. Hindi, basta yun, yung typical na estudyante na hindi kaya manligaw, but pinapakita yung truthfulness sa kanya. Ngayon. So, ganun yung panliligaw mo. In a way, kumbaga, ano, pagpaparamdam mo na gusto mo isang tao, gumana. Gumana. Kasi, ano siya eh, biglang kakanta, biglang tutugtog sa tabi ko, ganun. Talaga nagpapahiwatig siya nun eh. Oh, tapos, ano yung talaga yung, ano, ano talaga yung, kumbaga, yung factor kaya mo siya nagustuhan? Ano meron siya? Ano ba? Ano kasi siya yun? Lagi siyang nandyan. Nung meron kasi, may nangyari kasi sa akin na siya yung unang taong lumapit sa akin. Kaya yun, nasubukan ko siya dun sa panahon. Parang Knight in Shining Armor. Oo, parang ganun. Grabe na may love story nila. High school pa, ang tagal din. Ikaw naman, kamusta ka naman dyan? So ayun Ate Amber, nung curious naman ako. So nung naging kayo na, gano'ng kayo nagtagal? Okay. Ito na yung papasok yung topic natin na second chance. Naging kami 2007 before
on prom night, yun typical na nakikita mo sa movie, na talagang on prom night, doon ka sinagot. Doon ka nagtanong, doon ka nag-pursue. Na, pero hindi yun exactly Valentine's Day. Siguro, one day lang yun, after ng Valentine's, doon ako nagtanong. Ano yan, habang nagsasayo ba kayo? Yes, prom? Yes, wow. That prom ang dance. Sweet naman nila. And eventually, nanalo kami na, nanalo. Kinento na kasi walang iba magkikwento. Mga prom king and queen? Ito nga yung twist eh. Siya naging senior queen, ako naman naging JS king. So junior or senior ako. Yung kapartner ko, nakasayo ko, yun yung naging JS queen. Na yung binasted is yung senior king. Connected kami kasi baliktad kami naging partner even sa naging sa prize or something, ano ba yan tawag doon. Title wala yan. Pero nakapagsayo kayo noon, pero tinitingnan mo lang siyang may kasayo na iba. Nagsayo kami first kami nagsayo, first dance. First dance kita. May first dance siya. Naunaan ka doon. Yes, but I'm the last dance before siya umuwi. Serve the best for the last. Ikaw naman nung mga gawing high school mo, may mga ganyan na mga pangyayari. Meron din. Pero wag na nating balikan yun. Balik tayo sa kanila. Grabe tong co-host ko. Ayaw mabunyag yung pasok ka magaling ng mga kaibigan. Mamaya alamin natin yan at nagpapabati daw. Ate Irish? Ayan, binabati daw si Erica from LINE na nandito ngayon, bisita natin sa studio. Hello, Erica! Yes, hi! At meron tayong mga kasama dito sa studio and hello po sa lahat ng mga nanonood. Siyempre, eto na. Gano'ng katagal yung first relationship niyo? Yung first na bago kayo maghiwalay? Gano'ng kayo tumagal? Talagang ukatan ng pastito talaga, to. No? Sinakto talaga natin, Amber. Oh, thank you sa question na yan. Since 2007 until 2010. 3 years. Dira-dira siya. Yes, long distance relationship. Uy, LDR. Bakit? Nasaan si ate? Ako, nasa Japan. Siya naman, nasa dito. Pinas. Kakalage siya. Ako, working sa Japan. Nagtuloy ka ng work. Ang hirap nung ganun. Yes, 16 years old na naranasan ko na mag-work ka agad. Hindi siya yung magana trabaho, unlike dito na pwede sa something, sa retail store or something, fast food. Doon, rekta. Construction or Japan. Yes. Or oh, buhatan kayo talaga. Gaano katagal na naging LDR? No. Three years. So yung whole 3 years na yun. Wala pang Facebook noon. Walang chat. May walang chat man. May Yahoo Messenger. But may limitado. May Friendster. Pero doon kami nag-uus. Late na nagka-Friendster chat, eh. Late na. Lagi yan Yahoo Messenger na dissolved na ngayon. Tapos nag-uusap kami, one text per day. Dahil mahal. Mahal ng Yahoo Messenger 15. Text nun. Tapos pag nag-text kayo nun, sulitin mo hanggang sa pinaka-zero. Doon kami nag-uusap, doon kami nagkukwentuhan, doon kami nag-aaway sa one text na yun. So, sa huli, mag-aaway kayo sa huwing gitna. Sa gawing dulo, kailangan magbabate. Minsan, hindi mo matiis, magte-text ka ulit. Yung tinitibid mo na pang bukas, magte-text ka yun. Pang 10 days mo, gagamitin mo sa isa. Trials din yan eh. Kasi wala ang chat. Wala masyadong chat. Wala kami internet nung bago ako sa Japan. Wala akong, syempre, wala ka pang ipon, wala kang savings, wala kang pambili ng new phone. Which is, meron ng iPhone noon, that time. Wala pang mga messenger. Bigyan natin yung ating mga viewers ng konting background. Pag sa Japan ka nagtrabaho, first off, ang mga Japanese, pag sinabing trabaho. Pag sinabing 8 to 5 ka, mismo. Yung kung sinabing walang uupo. Ganun ka. Sa Japan, people die there overworked. Sobrang dedicated Tama. Sila sa work nila. Tama. Na sobra pa sa pagiging dedicated ng mga Pilipino. Yes. Hindi ba yun naging hindrance sa'yo? Kasi, di ba, pagod na pagod ka, tapos yung girlfriend mo nasa malayo. On that time kasi, nandiyan na yung family namin eh. Even though na working abroad, nandun naman yung family ko. Ang medyo nakakalungkot lang dun, may relationship kami ni-establish, which is nagiging marupok yung foundation kasi magkalayo kayo. There's no communication, no kwentuhan, no sweetness, na personal intact, just like that. Kasi first, lalo na sa mga edad na gano'n, yun yung longingness iba eh, sa mga ganyang edad. Lalo na makikita mo, people of your age nag-e-enjoy, nagde-date.
Eh, lalo na ang Christmas sa Japan, it's December 25, ang kasama talaga is loved one, yung girlfriend, yes, boyfriend na kasama doon. Kapag Christmas, ganyan sa Japan eh. Pag sinabi nilang sweet talaga, meron silang white and yung nagbibigay ng chocolate yung girl, nagbibigay, yes, ng chocolate. Meron sila doon na celebration pag February 14 yung lalaki, yung babae magbibigay sa lalaki. Mm. Pag March 14 naman, yung lalaki naman ang magbibigay sa white day ang tawag. Baliktad doon. Sweet. Napaka-sweet doon, kaya na, masakit din. Eto naman, ang ganda ni Ate Kat, nagka-college. Naku, walang sumusunod ng boyfriend. Meron bang nag-attempt kahit alam nila na may boyfriend ka? Meron naman. Meron din. Paano mo dinideflect? Ano, parang sabi ko, may boyfriend ako, tapos aral mo na talaga. Yun. Nahirapan ka rin. Mahirap, kasi estudyante, limitado baon, ganun. So, ang nahirapan ka doon, yung talagang communication yung talaga? Oo, communication. Oo, kasi ang gastos ng communication nun. Ikaw naman, Kuya Jay, di ka natatakot, di ka nagwo-worry, ang daming parang umaaligid kay Ate Carla sa school. No, Kat. Ah, sorry. Kay Ate Kat. Kala ko may bago na akong si Kat, on that time, nagwo-worry ako. Hindi naman mawawala. But yun, pag meron kasi trust sa isang tao, bibigyan mo lahat yan eh. Lalo na, syempre, special sa akin. Matagal kami naging magkaibigan, mag-aaway sa high school. But, may nabuo kaming connection sa isa't isa. That's why, hindi ako naging seloso on that time. Parang, yung mga una, dalawang taon, okay. Tapos, yun, goes on, yung ika-third year na, parang hinahanap na namin. Kami na mismo yung naghanap. Nasaan yung communication natin? Nasaan yung kwentuhan natin? Both of us naghanap ng ganun. Kumbaga, yun ang sakit pag LDR. Long distance talaga. Hindi lang relationship, pati yung physical, yung emotion mo. Pag manululungkot ka sa school niya or sa work ko, alam mo, medyo naging conflict sa amin. Dahil iba pa rin talaga kasi pagkasama mo yung mahal mo. Oh. Siyempre. Lifeline yan eh. Lifeline mo yan eh. Kapag yung ano, when the whole world is against you, hahanap ka ng taong kakampi kahit isang piraso lang. Yes. And the world is complete again. Ganyan kasi ang ano, pagmamahal. Kahit na hindi mo kasunduan lahat, pag basta meron kang ano, may kabuddy ka, may teammate ka, okay na lahat. Ikaw, LDR ka din, di ba? Oo. Kamusta naman? Okay na, nakakatagal ba? Oh, ang hirap di ba kapag LDR? Ikaw naman, sa experience mo bilang ano, nasa isang long distance relationship, nagkakaroon din ng hindi pagkakaunawaan. Kung tungkol dun sa LDR, wala naman kaming away, siguro ibang reason. Pero yun nga lang ang mahirap, mamimiss niya talaga isa't isa. Tapos lalo na parang once a month na lang kayo magkikita. At least kami nagkikita pa, di ba? Sila sa nung ano oh, nila. Ano yun? Whole year long? Walang, hindi kayo nakakapagkita. Oh. Bigla siya sumusalpot eh. Ay, wow. Sinusurprise ka niya, bigla andun na. Tapos biglang nandun siya sa school, nasa Maygate, minsan nasa apartment. Yung hindi ka talaga alam. Oh, and iyak ang portion na yun. Oh, grabe yun. Diyos ko, kung makaka-experience ng gano'n, magagalit pa ako. Ba't di mo sinabi, pauwi ka na. Oh. Para nasundo ka man sa'yo. Oh, kasi 3 years kayong LDR, then what happened? Ayun nga, pauwi-uwi ako na. Even though, doon kami nag-longing eh. Yung pauwi-uwi ko na yun, yung mga surprise na yun. Parang, syempre, alam ko naman bilang babae, hinahanap niya yung mga surprises na gano'n, na which is hindi ko nagagawa kasi nagtatrabaho. I have my priorities first sa family ko on that time kasi may stepfather ni Tabisa. So, kailangan ko mag-sacrifice na. Kailangan ako yung magtrabaho kasama ng mama ko. And then, mga kapatid ko nandito sa Pilipinas. I have my own priorities on that time. And she has her own, yung pag-aaral niya. And then, hindi kami mapag-usap din ng personal kasi strict ang parents. Yun. Pero, it's okay naman sa akin. Tapos yun, yung ika-third year niya. Something, nagkaroon kami yung doubts sa isa't isa, sa trust namin. May overwork ako, tapos sa sobrang pag-aaral, walang hi, walang hello na, yung everyday na yun. So tumagal kayo na, yung ano, yung falling apart,
noong panahon na yun, gaano katagal na yung hindi kayo nag-uusap? Dati, Psalms everyday. Yes. Mm, tapos biglang, ilan na yun naging, ano, naging span of time na hindi kayo nag-uusap? Paano yun eh, gradually nangyayari. Minsan, 1 month, minsan 3 months. Parang hindi kayo nag-uusap na noon. Minsan nag-aaway kami, parang tinitiis namin sa pride kong pride. Mga bata pa kami. Oo, ganun kasi talaga. Pag nakasanayan mo, pag natulugan mo ng isang gabi, ang isang relationship na magulo, pagising mo sa umaga, hindi pa rin kayo okay na dalawa, tiisan na yan. Taasan na ng pride yan. Tingnan na yan kung sino unang ano. Yes. Sino unang bibigay, ganun. Which is, mahirap din kasi. Sa part ng lalaki, sa part ng babae, mahirap magsabi ng sorry. Alam mo yun, yung text na lang, yung ano na lang, kasi sincere eh. Kailangan sincere yung bawat sorry, bawat I love you, na hindi na masabi nun. Dahil, ano, dahil magkalayo. Mas mahirap mag, kumbaga, mahirap lambingin. Mahirap amuin kapag malayo. Yun yung naging dahilan yung dalawa. O, tapos. Talagang complete detail talaga, Ate Amber, ha? Oo, balikan natin ang nakaraan. Okay. Ikaw naman kaya, sino yung part mo sino naman. Sino unang bumitaw? Ako. Sinabi mo sa kanya, di mo na kaya? Oo, kasi graduating ako nun eh. Kumbaga parang importante. Mas importanteng makagraduate tapos board exam para hindi mabigo ang parents. Yun, so naging ano na, kumbaga mabigat na sa puso'ng dalin yung relationship niyong dalawa. Ano, paano mo sinabi sa kanya? Skype? Oh, nag-Skype kami nun. Skype. Skype, yeah, I think. Hmm. Oh, nag-Skype kami. Oh, Skype. Kami. Masakit yun eh. Skype yun. Kaya hindi ko ginagamit Skype. Oh. Magkaharap kayo. Nagkakakita ang kayong dalawa doon. Oo. Tapos yun, sabi ko, kailangan ko lang ng space para matapos yung pag-aaral para sa board exam din. Ayun, pumayag. Hindi ka pumayag nun, di ba? Hindi ako pumapayag nun. I want na mag-workout pa. Kasi baka ako'y mali. Baka may kulang lang. Kasi doon ko na parang nilunok yung pride class lalaki. So, syempre, may edad ka na, 20 years old, parang napag-isipan mo na rin, eh, mas mahalaga siya. Kailangan ko nang umuwi. Kaya ayoko na siyang mawala. So, ano naman ang nangyari after nun? Eh, gano'ng katagal yung, ano, yung point na magkahiwalay kayo? Gano'ng katagal yung, ano, yung paghihiwalay niyong dalawa? Almost 1 year. 2010. Adi, yun ang pinakapangit na taon ng buhay mo. Parang gano'n. Hindi naman sobrang pangit. Pero ano lang, parang nawalan ka ng gana magtrabaho. Hindi ako nagtrabaho na. Lahat ng savings ka na ubos ko. Hindi ko alam kung uwi ako. Hindi ko alam kung isa-save up ko. But I have my, ano, my efforts on that. Ano, one year na yan. Yung nag-iwalay kami. Sinubukan mo siya yung win back? Yeah, I want to win her back. But, ano, priority niya. Kasi yung studies niya. Tapos, siyempre, hindi ko alam kung masakit. Masakit po ba sa kanya? Hindi kasi namin masyadong pinag-usapan yun. Nagkabalikan. Parang ano na lang, yung mutual understanding na, okay, let's put it behind us and let's move forward. Ganun na lang. Nangyari sa inyo yung dalawa. Showbiz pala dito ngayon, ha? Siyempre. Kala ko, ano lang yung guest yan, lang eh. Para kasi, alam mo, ang relationship na nag-workout talaga, may mga pinagdadaanan na hurdles. And doon mo makikita kasi talaga kung is it worth it? Is it the kind of relationship you want? Ito ba talaga yung gusto mo? Dahil sabi nga nila, kapag may gusto kang isang bagay, malalaman mo na lang kapag wala na. Doon mo lang marirealize yung worth. Oh, ng isang tao. Kasi tumagal ka na, 3 years na tumagal ka sa LDR. Napakahirap noon. Oh, bakit? Bakit? Ang daming tao sa paligid niyong pareho noong mga panahon na yon, and yet they stayed together for 3 years. And yung mga following, kung hindi yan nangyari, sa tingin mo ba, your ear, o nandun ka pa rin ang hindi nangyari yung breakup namin. Kung hindi nangyari yan, siguro, ano, matagal namin settle. We have our own family. Pero doon namin nakita na kailangan pa namin mag-mature, kailangan namin i-work yung things na kailangan namin. Priority pa, kung alam namin mga priority kami noon, kailangan pa namin panindigan yung mga desisyon namin. Kahit may mali, may tama. Kasi doon kami natuto noon. Kaya ngayon, nung win-win her back ko siya,
nagbabanda na ako dito sa Pilipinas. So, simpleng Battle of the Bands, pero yung inspirasyon mo, yung broken-heartedness mo, yun. Kasi ng buhos na buhos. Oo naman. Doon ako nakagawa ng mga kanta. Kaya nagkaroon ako ng mga originals. Kaya, at ang compositions ko about my family, my friends, especially my love. Pero nung panahon na magkahiwalay kayo, hindi kayo nagkaroon ng someone else? Hindi. Okay, wala. Sa akin, wala. Wala. Kay Kuya G, ba't parang natatawa ka? Banda ako sa Japan eh. May maligid or something na talagang normal na lumalapit sa yung tukso eh. Temptations. Bakit? Parang wala na kasi akong gana nun eh. Wala akong gana sa ibang tao, wala akong gana. Kahit sa kaibigan ko, kahit sa mga kapatid ko, hindi ako nakipag-usap. Nod lang ako ng mga horror. Puro horror pinanonood ko. Nagpapatay na yun sa harap ng TV, pero wala akong emosyon. Wala akong emosyon nun. Parang even talagang sobrang payat, hindi ko makain. Yung kahit favorite mo na yung beefsteak or something na adobo, hindi mo papansinin yun. Walang talaga lahat, nasa, nandun ka lang sa higa, hindi tamad na tamad ka pumasok, tumutugtog ka, ibang chords na natutugtog mo, o kaya ibang lyrics, tapos na-imagine mo nandun siya sa harap. Ayun. Paano ka magkakaroon ng other half? No? Diba? Oh, diba? Grabe namang pag-ibig ito, di ba? Tapos ang aga nyo rin kasing nakilala isa't isa, kumbaga, aga ibinigay ni Lord yung para sa'yo. So tingin mo ba kung di mo siya nakilala, mas ibang-iba ka ngayon? Malaki yung naging factor nung pagiging nandiyan ni Kat sa buhay mo? Malaki, mas napaganda nung nakilala ko siya. Kasi naging, have my thoughts on, since high school na, ito yung babae na magiging asawa ko in the future. Ito yung papakasalan ko. But, kung di ko siya nakilala, siguro isa ako sa mga puro trabaho, puro gig, puro ano lang, puro... Siguro, eventually, nasa Japan lang ako. Wala ako dito sa Love Bites. Walang showbiz talk na ganito. walang dahilan para bumalik ka, parang gano'n. Yes, yes. So. Dahil, ikaw naman, Kat, kung hindi mo siya nakilala, sa tingin mo lang, ano sa tingin mo yung buhay mo ngayon? Kung hindi siya yung naging partner mo in life. Hindi ko sure kasi siya lang yung hindi naman sa siya lang. Siya yung isa sa mga nagpapasaya sa akin. Kumbaga, ako kasi tahimik na tao. Kumbaga, parang bubulihin niya ako para mapaimik lang niya ako. Yun, parang nagkaroon, ang corny, nagkaroon ng kulay yung mundo ko na dumating siya. Okay ka pa dyan? LDR number one. Hindi kami scripted ah. Talagang ganyan yung tunay na nangyari. Oo, yan yung mga ano. Yan yung mga love story nila. Yan yung falling apart nila na isang taon. Sa isang, grabe yun ah. Kasi hindi ko pa na-experience ang breakup ever. Pero parang ang sakit. Na-experience mo na rin, di ba? Oo. Kamusta naman? Ano talaga yung feeling ng breakup? Kasi ako talaga, wala akong alam kung ano feeling ng breakup. Oo nga, ano kasi feeling na, one and only yung sa'yo. Ano feeling ng breakup? Masakit. Parang ang wasted. Parang yung sinabi kanina ni Kuya Jay, wala kang ganang kumain, wala kang ganang makipag-socialize sa ibang tao. Alam, gusto mo mag-isa ka lang, magmumukmuka. May mga babae pa daw nun talaga, kinakat yung hair, nagbabago ng itsura. Ganun yung feeling mo. Si Basha. Gusto mo maging ibang tao, gusto mo maging ma-renew ka, ganun. Nung ikaw naman nag-break kayo, o naghiwalay kayo for a year, ano yung nabago sa'yo? Ano yung naramdaman mo nun? Nag-bang siya. Madami. Parang, una, syempre, masakit. Pero parang naisip ko, kailangan kong mag-boob. Inuna ko yung kasi graduate na ako nun. So, nag-focus ako sa pagre-review. Yun. Tapos, ayun, nakapasa naman. Parang, dun kami nag-start ulit ng communication. After kong makapasa ng board exam. Ayun. Pero ano yun, ate Kat, hindi ni Carla. Dahil ang reason mo kaya ka nakipag-break, gusto mong mag-focus sa studies. Pero nasa plans mo ba yun na, okay, kapag nakapasa ka na, nakatapos ka na, gusto mo ba talaga makipagbalikan sa kanya? Pinag-break ko siya. Kasi may mga umaaligid, pero parang may nahanap ako na wala sa kanila. Parang sabi ko kay Lord, kung wala sa kanila, pwedeng si Jay na lang ulit.
Totoo. Okay, no? Oh, ganyan yung mga relationship. Kailangan mo ipag-pray. Kailangan mo ihingi ng tulong sa Diyos. Kasi, Same kami. Kung, even me, pumunta talaga sa katedral. Alam mo, tinapatan ko lahat ng santo nun. Katolik pa. Talaga, tinapatan ko yung santo na, please, God, make your, may one ulit. Yeah. May kilala ko, alam Balato mo. Balato na sinabi niya sa akin, balik mo na lang siya sa akin ulit. Sige na po, please. Ganon. Name drop, name drop, Ate Amber. Amber ba, Salazar ba yung pangalan niya? Ah, hindi. Ah, hindi. Hindi pa ako na-experience ng breakup. Diyos ko, Lord, huwag naman sana. Oh, para kasi ang hirap. Ano yung, ano pa talaga yung ano, yung feeling ng, eto ah, kasi may mga nanonood din sa atin na wala pa nga, hindi pa na-experience yung relationship. Iba mga takot, magmahal, kahit nasabi mong hindi na bata. Ano talaga yung feeling nun? Kasi ikaw, sa'yo nakipag-break. Diba? Sa'yo nakipag-iwalay. Yes. Oo. Hindi ka ready. Hindi ready. Tapos masakit sa'yo. Pero kahit na ano, kahit na, na mapapansin mo na pa-falling apart na kayong dalawa, hindi ka pa rin ready na makipag-iwalay sa kanya. Hindi talaga. Gusto ko yung workout nun. Pero, hindi ko talaga na-realize na nag-break kami kasi we have connections. Even though na one ano year kayo. Pa kayo? No. We have connection na hindi mo ma-explain. Parang, kahit hindi kayo nag-uusap, kahit wala kayong message sa isa't isa, walang personal in-touch, alam mo na may babalikan ka pero hindi pa pwede. Kaya mas yun yung masakit eh. Pero hindi mo alam kung paano. Yun, paano mo i-win siya pabalik. So parang nawawala. Yes, lost talaga. Same, ewan ko, same din ba sa'yo? Ako ganun eh, na-lost talaga ako, di ba? No focus, no lahat. Eto, nilunod ang sarili sa pag-aaral. Oo. Kaya nakapasa ka agad. Nakatulong in a sense, na kasi kapag nakikipag, ano, kunyari, kahit nga away lang eh, yung idinadivert mo yung attention mo sa ibang bagay. Oo, nawawala ka sa focus kasi. Oo, so yun ang ginawa mo? Oo. Tapos nun, paano mo siya winin back? Anong ginawa mo? Anong big step yung sinimulan mo nun? Oo. Two times ako nag-win back sa total, totoo naman yung mga tanong niya, totoo rin yung sagot namin. Dalawang beses ako nag-win pa sa first attempt ko. Umalik ako dito, 2011, February 2011, after the earthquake and tsunami sa Japan. Medyo na alog ako. Talagang sobrang, na-miss ko siya. Kala ko, end of the world na. It's just, ang lakas talaga ng tsunami on that year. And then, umuwi ako noon, after noon. Before ng tsunami, yan, umuwi ako para i-win her back. Gusto ko siyang balik. Talagang ano ako ng mga kaibigan ko, oy, haranayan natin siya. May ginawa akong kanta tapos yung parang baliw. I'm crazy for her. Gusto kong gawin to hanggang sa namigay pa kami ng mga pamphlets na please tell her na pag nakita mo siya, Jamar loves you. Give him a chance. Even sa Facebook, may usan na sa Facebook na parang may poll na ayan. Tapos may mga kaibigan ako tumulong sa akin. Tapos meron naman na talagang bumaba yung pagtingin sa akin. Parang ganyan ka na ba kababa? Pero sa akin kasi wala akong pakialam sasabihin ng iba nun. Kasi gusto ko siyang bumalik. Kasi pag merong most precious na bagay or para sa'yo is pinakiingatan mo, nawala. Paano mo siya ibabalik? Mamaya, iba na pala mayawa or something iba na pala nag-keep. Kaya, masakit nun. Yun yung first attempt. Tapos, yun, nag-arana kami hanggang akala ng mama niya nagra-rally kami sa labas ng bahay nila. Pero, ayaw niya. Ayaw niya that time. Yun. So, first attempt, failed. Second attempt, swimming lang. Tapos nakapasa siya ng nursing board exam. Tapos after niya mag-nursing board exam, nag-ano ako ng swimming sa mga kaibigan ko na sana magsama-sama kami before ako bumalik ulit ng Japan. And then, pag nagkabalikan kami, hindi ako babalik ng Japan kagad. Pag hindi kami nagkabalikan, that's my, siguro, last attempt. Tapos yun, nag-swimming kami. Tapos ayaw nyo pa nun. Hindi kami nagpapansinan sa mall eh, nung ginagawa namin yun.
nakikita kami, parang, sanay ka na, umuwi ka na, holding hands mo siya, sanay ka na, kumakain, kayo mismo yung kumakain, hindi yung magkalayo kayo, ang katabi mo yung kaibigan mo, yun, ganun. Parang, niyakap ko pa si Jollibee na, sa sobrang, gusto ko yakapin siya, pero si Jollibee na lang. Sa Jollibee kami nag-prepare ng, ano, ng outing or something na yun. Swimming, yun. Sakit. Mahirap kasi. Mahirap. Sanay ka yun, nakasanayan mo na. Tapos bigla yes. Mo wawala siya. Tapos ang hirap pa nun, parang ibang tao na. Parang ano na siya. Siya pa rin yun, pero parang hindi mo na siya pwedeng lakitan. Hindi nakatulad ng dati. Yes. Yun. Pero ang tibay din niya ate, ha? Ang tibay din niya. Kasi nagka-relationship ka nung time na off-pay ka na. Hindi. Wala talaga. Wala? Wala. Grabe. Dahil wala pa nga sa plano niya yun, wala pa sa isip niya. Focus talaga siya sa studies. Ayun, mga kaibigan. At syempre po, mga kaibigan, ready natin yung next song nila, mga kaibigan. Ano pa na yung next song niyo? Sige, napunta na tayo sa brokenheartedness. Ginawa ko tong kanta na to nung na-brokenhearted ako sa kanya. Okay? Title na ito, salamat sa'yo. Salamat sa lahat, inaayos.
salamat sa'yo. Ayoko muna ng paparapapapag-ibig, 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 napansin mo na ba ang ningning ng mga tala? Nagliliwanag mga parol sa ating mata. Sa Pasko regalo natin. Kung sa lahat man ay huwag mo nang isipin, kabutihan sa kapwa ialay natin. Kaliwanagan mula sa atin, pagmamahal sa kapwa ipadama natin. Bata sa paligid, Santa Claus sa gabi raw ay darating. Bagong pag-asa, matalik na nagtiringin. Siniwanag ng tala at ng mga bituin. Malayo ka man dito sa atin, huwag malumbay sa Paskong darating. Sana'y ma aming hiling para sa akin sa kapwa, ang tunay na diwa ng Paskuhan, para sa akin sa bawat isa nagliliwanag ng tala ngayong Paskuhan. Para sa akin sa kapwa, ang tunay na ng Kapaskuhan, mga parol na nakasabit, makikita kung saan mga ilaw nakakaakit. Kay sarap na pagmasdan, ani mo ay bituin na galing sa kalangitan. Bigyan ng malasakit ang kahit na sinuman, ipadama ang diwan ng Pasko at ang kahulugan. Kung meron nga kailangan, tayo ay magtulungan para pag-ibig ang maghari dito sa sanlibutan. Yes, mga kaibigan, at yan nga po ang ating pumalasakit ngayong Pasko, ating Christmas ID studio version. At next week po ilalabas natin ang ating pong full version kung saan po nandito po ang ilang po mga shoot na ginawa natin para po sa ating Christmas ID for the year 2017. At syempre, nagbabalik po tayo sa ating programa Love Bites, mga kaibigan. At babasahin po ni Miss Irish ang ating mga text for today. Okay, basa tayo ng texter. Mula kay Black Rose Dying ng Kabanatuan, nakakadala magbigay ng second chance mga idol. Lalo na kung ang bibigyan mo ng isang pagkakataon ay hindi marunong matuto, lalo lang masasaktan kung hindi bibitawan.
Oo, oh, totoo yun. Hindi lahat ng tao deserving ng second chance. May mga ganun talaga. So kung ano, sa tingin mo deserving, go for it. Kung hindi naman, ay move on. So mula naman kay Alice Cabana, good afternoon Ate Amber, paki-greet naman girlfriend ko. Ay, galing pala to sa boyfriend niya. Hello Alice Cabana, thank you po at more power sa program nyo, sigurado madami makaka-relate sa topic nyo ngayon. And good PM po, paki-greet naman kami dito sa Santa Rosa na nanonood sa inyo ngayon. Hello JJ Rom at Cecil, thanks TV48. Pabati naman po si Rachel Ann Cruz ng Rahasur, Santa Rosa. Hello Rachel, happy viewing. And good afternoon po Ate Amber. Bakit po yung bulaklak sa kasal hinahagis? Tapos yung sa bulaklak ng patay, ayaw po nila ihagis. Ate Amber, sagutin mo. Kasi yung bulaklak, yun yung susunod sa kasal. Ngayon, pag may patay, gusto mo ba may susunod? Ayan, ito pala sabi nila. Ayaw po ba nila malaman kung sino ang susunod? Please, love you guys, more power. Hindi na ako makikipag-living pag ganyan. Ayan, siguro po meron talagang mga tao na hindi itinadhana para sa isa't isa. At meron din naman kahit na magkamali minsan ay nag-workout pa din ang kanilang pagsasama. Okay, gandang hapon po sa lahat. Pakibati nga po Navarro Family ng Sangitan Este. Sangitan? Sangitan. Oh, sa Cabanatuan City yan, mga kaibigan. Okay. At buti pa po si Snow White, kumain lang ng mansanas, nagka-love life na. Samantalang ako fruit salad na kinain ko, wala pa din love life. Sad. Ayan, hintay-hintay ka lang, darating rin yan in God's time. Oh, advice nga po, ako po, si Ash Ren. Bakit ganon, may boyfriend na ako at mahal ko naman po siya. Kaya lang di ko alam kung bakit nagkagusto ako sa friend ko at sobra po akong naguguluhan at nagigilty. Dahil doon baka masaktan ko po ang boyfriend ko at ayoko pong sabihin sa friend ko dahil ayoko masira ang friendship namin. Pero sa tuwing nakikita ko siya na may kasamang iba, nasasaktan po ako. Oh, Ate Irish, ano masasabi mo? Oh, may jowa. Eh, nagugustuhan niya yung best friend niya. Ayaw niya masaktan yung boyfriend niya. Ayaw din niya mamula yung friendship nila ni best friend. O, anong masasabi? Mahal ba niya talaga si boyfriend? Kasi kung mahal niya talaga, bakit siya magkakagusto sa iba? Oo, oh, Ate Kat. Siguro may hinahanap siya sa boyfriend niya na nakikita niya sa friend niya. Yun. Kuya Jay. Yung ano, meron siyang boyfriend pero gusto niya ang kanyang, nagugustuhan niya yung best friend niya. Hindi niya ma-break si boyfriend dahil ayaw niya masaktan. Ayaw niyang sabihin kay friendship kasi baka masira yung friendship nila. Girl to. Parang may mali din ah. Komplikado. Oo. Parang unfair naman yun sa isa. Oo. Kung hanggat maaari, mas maaga sabihin niya na sa isa. Para hindi na gumulo pa. Kasi kung patatagalin nila, baka mas maintak sila sa isang tao na may karelasyon pa sila. Mas mahirap. Mas sarap naman magsabi ka agad ng totoo, diba? Oo, mas konting paghihirap ng puso, mga kaibigan. Pakiload daw po. Kuya Fireman! Ano? Po. Bakit kaya nagkaganon? Ano po yung tanong? Yung si girl may boyfriend, nagugustuhan niya si best friend. Anong dapat niyang gawin? Si best friend nagugustuhan niya? Oo. Mas pogi best friend niya. Grabe, pwede yun. Pero kung ako sa'yo, texter, ay siguro na-cross niyo yung boundary ng friendship niyong dalawa. Masyado ka naging close sa kanya, kaya na-develop na rin yung feelings mo. Dapat kasi, kapag may kaibigan ka, mas maganda pa nga yung boyfriend mo gawin mong best friend. Siya ang gawin mong takbuhan o kaya kakwentuhan kapag nalulungkot ka. Kasi masyado ka naging attached dun kay best friend, kaya ngayon na-develop yung feelings mo. Yan lang yung tingin ko dun. Tsaka dapat may boundary kayong dalawa para hindi mangyari to. Pero kung hindi mo na gusto si boyfriend, huliin mo na maayos. Oo, dapat maging honest ka sa boyfriend mo at syempre kailangan mo ka rin kasi ng time para mag-isip-isip, para malaman mo kung ano ba talaga yung gusto mo at sino ba talaga yung mahal mo. Okay, pabati po kay Angel Pogi, cameraman ng TV48. Hello, Kuya Angel! Ayan, texter, minsan kahit sabihin mong suko ka na kapag naaalala mo kung paano kanya napasaya, bumabalik ka ulit sa pagiging tanga. Nabasa ko lang at sakto naman po sa topic nyo. Good afternoon sa mami ko na si Janet Diaz. Okay. Ang galing naman po ng kumanta ni Kuya. Saan po ba siya kumakanta o nagigig? Sa sa 90s and then sa mga events, weddings, mga...
Okay, oh, plug mo na. Okay. This coming December 16, 2017, we're having a Kaligma DOS 2.0 sa Our Lady of Fatima University, Kabanatuan Gymnasium. Magkakaroon kami ng gathering ulit ng mga artists sa Nevesia, which is we have Patricia Luna, Virtus Linon, meron din kami mga guests from Manila, Tony Panagu, si Manga sa spoken word. Yan. Si Christelle Bars, Erica De Rosario, and then Eugene Light from Filska. And then, syempre, yung pina-guest artist namin is, which is December Avenue from Manila. Isa sila sa mga pinakasikat na banda ngayon sa Pilipinas. This coming December 16, 2017. Yun, kita-kita kayo dyan at where can they get the ticket po? They can buy tickets sa mga Kaligma artists. Kapag Kaligma artists kasi may DP sila na color yellow. Tapos nakalagay doon Kaligma, tapos din yung name nila. Tapos, o kaya punta lang sila sa 90s Diner and then punta sila sa page namin sa Indigo-GoProd Production or at Indigo Kaligma. Yun, mga kaibigan. At syempre, we will cover that event. Kapag kakayanin ng ating mga crew, malalaman natin kay Michelle Talentino, texter. Ayan, Les. Ate Amber, paano po akong mahal na mahal ko siya, pero di niya ata ako mahal? Angel po ito. Ikaw ba ito, Kuya Angel? And texter natin. Paano kung mahal na mahal mo siya, hindi ka naman niya mahal? Una sa lahat, pinaramdam mo bang gusto mo yung tao? Nag-effort ka na ba? Kahit babae ka, kailangan magpakita ka rin na gusto mo yung isang tao dahil yung mga lalaki na yan, minsan torpe o kadalasan torpe. Kapag hindi nila naramdaman na may pag-asa sila yung iba, nakalimutan na natin, huwag nang manligaw, ganyan. So kung ikaw naman ay lalaki, go for it. Alam mo, mas mahirap yung hindi mo alam kung magugustuhan ka rin niya kesa yung lagi ka na lang nagtatanong. Ikaw naman. At least nag-try ka, di ba? Pero kung babae ba to lalaki? Babae siguro to, si Angel. Ayan, pero kung ano, huwag ka naman masyadong magpahala, huwag ka masyadong dumamoves, magpa-demure ka naman ng konti. Kasi babae ka pa rin eh. Oo. Pero sa akin, konti lang. Konting push lang ng konti. Pero tingnan mo rin, baka naman meron siyang ibang nagugustuhan. Di ba? Pag mahal mo daw, kailangan selfless ka eh. Kung sino ang gusto ng taong mahal mo, kahit hindi ikaw yon, let go. Kung doon siya masaya. Oo, supportahan ta ka. Tama. Texter! Ayan, ubos na ang ating texter. O yun, mga kaibigan. At syempre po, mga kaibigan, maraming salamat syempre sa ating mga manonood ngayon. Pero bago ang lahat, syempre, kailangan na, Kuya Fireman, invite mo naman sila sa upcoming event niyo ulit. December 16 sa Our Lady of Fatima Gymnasium sa kasama namin December Avenue Node kayo kanigma. Yun. Dos. Yun. Thank you very much, Kuya Fireman. Pero bago ang lahat, syempre, Ate Ka, message mo kay Jay. Nasabi ko na yung message ko sa'yo nung kasal namin eh. Pero ulitin ko, yan. Nandito lang ako lagi. Alam mo naman yan, mainit man ulo mo. Nandito lang ako para palamigin yan. Tapos, tapos ano, mahal kita. Mahal na mahal kita. Ayun. Kuya Jay, yan, tapatan mo yun. Message mo kay wife. Ako, lagi ka naman sinasabi na everything, yung magkikita kami, na una sa lahat, mahal ko siya. Ginawa ko yung binaba ko yung sarili ko. Nilunok ko talaga yung pride ko para sa kanya. Then last November 5, we have our intimate wedding. And then, sinabi ko sa kanya, yun din ang paulit-ulit na sasabihin ko, nangako ko sa Diyos na mamahalin ko siya in front of our families and friends, lalo na kay God. Mahal na mahal kita. Message mo sa mga nanonood. Ang saya-saya naman itong mga ganitong klase ng mga pangyayari. Message mo sa mga nanonood ngayon? Oo nga eh. Parang iba. Ba't naman dyan nakalagay sa'yo? Wala lang. Nahulog. Oh, congratulations sa mga newlywed. Congratulations. Hindi ko alam yun ah.
Oh, at syempre, message mo naman sa ating mga manonood. Ayan, para po sa mga manonood natin dyan na kung gusto nyo po ng second chance, huwag po tayong matakot ulit magbigay ng pag-asa kung sa tingin po naman natin, eh, worth it ito. Yon mga kaibigan, kung worth it, go for it, di ba? At kung mahal mo pa, eh, why not? Oo, tapos binabati ko ang aking pag-ibig na nawawala sa gitna ng lahot. Nag 10-year anniversary kami last Saturday? Yeah, last Saturday, 10 years anniversary, no? Walang breakup, kaya hindi ko pa alam kung ano feeling ng breakup. Katulad nyo, 4th year high school, kami nag-start ng relationship. Ang tatag nyo, Ate Amber. 10 years, yes. At hanggang ngayon, kahit na mahirap, hindi ko siya namigyan ng second chance, pero parang ganun na rin kasi nagkahiwalay kami na school. Parang second chance na rin namin na mag-meet. Nagkakilala ulit kami. 4th year, nagkita kami. In that time, we didn't let go. So, congratulations sa ating newlywed. Oo, at syempre po mga kaibigan, maraming salamat po sa panonood ng ating Love Bites, yung ating pong song dyan, Kuya Sunny. Oo, yung song natin na pinaready dyan, Kuya Sunny, pa-cue naman po. And back to back with another song with Kuya Jay. Yung first song po natin dyan, Kuya Sunny, pwede mo makita ang lyrics? Yan. Una ako kakanta, tapos kayo. 2 songs ang ano natin, pang dulo. Yos. Oo, para po saan? Gawin natin yung mic, kuy. Para sa mga wala nang second chance. Oo, bigyan naman natin ng justice sila. Akala ko'y habang buhay tayo, akala ko'y hanggang dulo, kay haba pa ng kalsada, dito na ba tayo bababa? Ganito na nga ba usapan? Dito na ang hangganan. Dapat sigurong iwasan ang maminsang kamusta. Mga nagkasanayan, dapat nang kalimutan upang di tayo magkasakita. Hanggang dito na lang, hanggang dito na lang. Ikaw ba ang nagbago o ako o tayo? Baka tayo hanggang dito na lang, hanggang dito na lang. Kung tunay ang paalam, huwag ka na magparamdam dahil humihirap na. Akala ko'y habang buhay ang awit, akala ko'y hanggang langit, kay hawa pa ng kantahan, dito na ba tayo tatantahan? Ganito na nga tadhana, sarang pinto at pintana. Dapat sigurong iwasan ang pagkatok sa ating nakaraan.
kagalingan, dapat ng pagbawalan, sunugin ng mga larawan. Hanggang dito na lang. Ikaw ba ang nagbago o ako o tayo? Baka tayo hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Kung tunay ang paalam, huwag ka nang magparamdam, dahil humihirap na. Hanggang dito na lang. And let's welcome naman our for the last song nila Kuya Jay, ang ating Kadigma Band na kasama natin ngayon. Muna ng papara pa pa pag-ibig
pa-para-pa-pa-pag-ibig. Pa-para-pa-pa-pa-pag-ibig. Pa-para-pa-pa-pa-pag-ibig.